siyang nakilala sa private show, Takaw Tukso, at iba pang daring at sexy roles niya noong dekada 80. Kamakailan, kinasuklaman siya ng marami bilang matapobreng si Doña Charito sa hit teleseryeng Mundo Mo'y Akin. Ito ang tunay na buhay ng tinaguriang reyna ng underacting na si Jacqueline Jose. Hello! Welcome to my home! Kayo na yon, yung taga tunay na buhay? Madam, wag na po kayo ma-stress, madam. Hinihingi ko ba ang opinion mo? Bakit ka nangingialam? At ikaw, hindi mo pinalayas sa kita? Trending siya sa pagiging mata pobre at mataray. Just watch me! Trouble in paradise. Sabayan pa ng mga nakatatawa niyang banat at hirit. I'm sure, ikaw ang talo. Archangel from heaven. Hulog ng langit ito. Because she's so different, no? That character was supposed to be a kontrabida, a villainess. Pero, because si Jacqueline, napaglaruan niyang mabuti yung role instead na mainis yung mga tao, natuwa pa. Sinira mong bata ka! Sino ba naman ang hindi matatakot, maiirita, at matutuwa kay Doña Charito Carbonell, a.k.a. Jacqueline Jose? Nakita mo na ba ang pagmumukha mo sa salamin, ha? Maski kailan hindi ka magmumukhang prinsesa dahil pangit ka! Ano yung kinabaldita ni Charito? Ganun siya kabet, off-cam. Alam mo yung hindi mo hihingiin sa kanya yung mga advices niya. Siya yung pusa magbibigay sa'yo. Make care si Tita Jane sa amin kasi gusto niya mapaganda yung show, gusto niya mapaganda yung mga acting namin. So, yun, si... Yun yung siguro yung one of the rarest things na makikita mo kay Miss Jacqueline Jose. May akin, Miss Jacqueline Jose! Yes! Naging guest kasi si Miss Jacqueline Jose sa unang hirit. At talagang I was hoping na sana, naku, kung kukunin siya ng tunay na buhay, sana pumayag siya. Kasi talagang fan ako ni Miss Jacqueline Jose. Dahil talaga namang dekalibreng aktres at premyadong aktres si Miss Jacqueline Jose. Kakaiba sa magarbong mansyon ni Doña Charito sa Mundo Mo'y Akin, dito sa isang simpleng tahanan sa Quezon City, naninirahan ng aktres na si Jacqueline Jose. Good afternoon po. Hi, Miss Jacqueline. Hello. Hello. Wow. Come in. Salamat po. Makikituloy lang ho. Hello. Ito ho ang kaisa-isang apo. Yes. Ano ang pangalan ng apo niyo? Ellie. Si Ellie. Tagal na po kayo dito sa house niyo po, Miss Jacqueline? Yes. Si Ellie. We've been here since nursery si Andy. Ito yung una kong pinindar for us, para hindi kami mag-rent, para meron kami sarili namin place to stay. Ikalawa sa anim na magkakapatid si Jacqueline Jose o Mary Jane Gock sa tunay na buhay. Anak siya ng isang half-American at half-German na sundalo at isa namang singer sa bar ang kanyang ina. Lumaki ako nang wala ang tatay ko. Umalis siya nang naipanganak ako 3 taon. Aminado mang laki sa isang hindi buong pamilya si Jacqueline. Ginawa naman daw ng kanyang ina ang lahat para makapamuhay sila ng normal. Sapat lang ang buhay namin. Hindi naman kami pinabayaan ng nanay ko. 3 beses kumakain sa isang araw pero hindi grandiose ang food. Mm-hmm, mm-hmm. You know what I mean? Yes, we yes. go to public school. Mm-hmm. We walk at times. Mm-hmm. May baon? May baon konti. Konti lang. Isang aktres din noong 80s ang half-sister ni Jacqueline na si Veronica Jones. Pero di tulad ng kanyang ate Veronica, ugly duckling daw kung ituring ni Jacqueline ang sarili noong bata pa siya. Pag nakikita niyo yung ate niyo, meron bang vision sa utak niyo na gusto ko rin maging ganyan? Wala, not at all. Yung sa akin, dyan ka, bagay ka dyan. Ako dito, ako okay, ako dito. Hindi raw pinangarap ni Jacqueline na sundan ang mga yapak ng kanyang ate. Gusto raw kasi niyang maging abogada. Pero dahil hindi nakakaluwag sa buhay ang kanyang pamilya, sa kursong Interior Design sa Philippine School of Interior Design sa Makati na uwi si Jacqueline. Unfortunately, my elder sister, who was a breadwinner at the time, decided to settle down. I mean, automatic na yun. Alam na natin yun na yes. ako ang susunod na magtataguyod ng pamilya. Parang ganon. Bilang bagong breadwinner ng pamilya, napilitan siyang pasukin ang mundo ng show business para magkapera.
From 100 to 80 to 60 to 40 to 20, down to 10. Ah, audition? Audition. Okay. Lagi akong naiiwan. Wala na akong ginagawa. Ayun pala yung gusto nila. Sa angking ganda at galing sa acting. Taong 1984, sa pelikulang Chicas, nag-debut si Jacqueline sa pinilakang tabing. So sila-sila yung batch na yon. They were launched in one movie na medyo sexy comedy yung movie. Kasi during the time, in the 80s, that was the easiest way to stardom. Bakit nga ho ba, Jacqueline Jose, ang inyong pangalan? Binigay yan ng aking producer at director na si William Pascual. Because my sister's name was too foreign sounding, Veronica Jones. So gusto niya merong recall. So Jacqueline Jose, di ba? Dahil agad na nakatawag ng pansin si Jacqueline, noong 1985 naman, ginawa niya ang mapangahas na pelikulang White Slavery sa direksyon ni Lino Broca. Walang tumutol, siguro kasi wala namang magagawa. Kasi yun lang yung pinakahagdan. Ibig sabihin, that's the only way to have more work after that. And nakapagpadala din ho ng pagkain sa hapag. Exactly. Yes. Yun yung main objective why I accepted it. Sa parehong taon, nagbida naman siya sa isa pang sexy film na pinamagatang Private Show. Bakit? Hello? Anong bakit? Wala namang daylan para magpapalala. Ako nga. Na-in-love kayo dun sa karakter niyo doon? Oo, na-in-love ako. Uh-huh. 2 weeks akong niniligawan ni Chito dyan, yes, to accept the role. Kaya kahit na bold, may nudity, hindi ko na nakita yon. Nakita ko na yung gusto kong ipakita sa audience. Natatakot ako na baka pag iba yung gumawa, magkamali ng timpla, yes, ng hain. Akala mo siguro hindi pa tapos ang gera, no? Mula sa sexy roles ni Jacqueline, di na nakapagtatakang magsunod-sunod ang movie offer sa kanya. Isa pa rito ang pelikulang Takaw Tukso noong 1986. Minsan ko lang nakita ang tatay, pero hindi ko maaaring makalimutan mukha niya. Nali naman sa sexy movie si Jacqueline noong umpisa, pinatunayan niyang may iba pa siyang ibubuga bukod sa paghuhubad. Anong oras ka ba umuwi kagabi? Mga alas 10 na ho, inay. Eh, tumulong pa ho ako kay Aling Kunching eh. Kaya naman noong 1986, back-to-back Best Actress Awards ang naiuwi niya para sa pelikulang Private Show at Takaw Tukso. Ganyan talaga. Sa loob ng maikling panahon, mabilis na naiukit ni Jacqueline Jose ang sariling pangalan sa mundo ng showbiz. Sunod-sunod na pelikula pa ang nilabasan niya, kabilang na ang Ulongga Po, The Great American Dream noong 1987. Hati Tayo sa Magdamag noong 1988 at Macho Dancer sa parehong taon din. Nagsanago ako tsaka pinirito ko yung natirang isda kagabi. Matapos magbida sa independent films na may mapupusok na tema, napansin ng Viva Film si Jacqueline Jose. Dito na raw siya nagsimulang tumanggap ng supporting roles para na rin tuluyang makagraduate sa pagpapaseksi. Naging mapili pa rin kayo sa pelikula that time? O, kasi glossy films na to eh. So, paano... Okay naman. Actually, yung binibigay nila, okay naman na eh. Right. Kasi may mga passes naman na. So, when they know where to put you, parang ika nga. They're giving me naman good roles, kahit support. It doesn't matter. Wala problema sa akin. Basta ang importante, tatatak. Inay? May pagtatapat sana ako sa inyo. Dekalibreng aktres noong dekada 80, siya si Jacqueline Jose. At kasabay ng pagkakaroon niya ng magandang career noon, ay ang pag-usbong ng kanyang buhay pag-ibig. Ito ay nang makarelasyon niya ang kapwa-aktor na si Mark Hill sa pelikulang Itanong Mo sa Buwan noong 1988. Si Angel, El Toyo Sobrino Bonito. Ano ba yan? Sa work nagka-inlaban? Oo, sa work. When you get into a certain character at na-lock in kayo sa isang lugar na mag-shoot kayo, usually gano'n nun eh. Paano ho ma-inlove si Ms. Jacqueline Jose? Todo. I can give my all. Pero kapag in a certain period of time, nararamdaman kong agrabyado na ako, I'll stop. Sinubukan po namin kausapin si Mr. Mark Hill, pero of course hanggang sa mga oras na ito, hindi po siya nagpa-unlock sa amin. Taong 1990, nagbunga ang pagmamahalan ni na Jacqueline at Mark ng isang napakagandang anak na babae na pinangalanan nilang Andrea Nicole o Andy.
Pero sa kasamaang palad, matapos ang mahigit 2 taon na pagsasama, naghiwalay rin sina Mark at Jacqueline. Nung time na yon, kahit na nag-aaway na sila, di ba, quiet lang sila. Hindi nila iniskandalo ang mga buhay nila. Matapos ang relasyon kay Mark, muling umibig si Jacqueline. Pero hindi pa rin siya sinuwerte sa 2 pagkakataon. Ganunpaman, nag-iwan ito ng isang bagong biyaya, ang 2 anak na si Gwen. She's a very dedicated mother, nanay-tatay ng kanyang mga anak. And mapagmahal, masyadong mabait lang nga. Kaya parent ang tawag ko sa sarili ko eh, sa kanilang 2. Because I did both eh. I'm the working father, I am the loving mother. Hands-on ako sa kanila, I do everything. Sa loob ng halos 4 taon mula noong 1990, nawala sa mata ng publiko si Jacqueline. Pero tila mahirap daw talagang iwanan ang pinakamamahal niyang propesyon. Kaya naman noong 1994, muli siyang nagbalik at lumaba sa pelikulang Loretta. Nanay ka rin. Ako nga, nung bagong kasal kami, madalas sa gabi iyak ako ng iyak. Pero sana yan lang yan. Mula sa kanyang comeback movie, tila nagkaroon ng second wind sa kanyang career si Jacqueline. Mas mabuti siguro kung ikaw na lang muna ang tumuloy sa papa mo. Taong 1996 ay kinuha naman siya ng Star Cinema para mapabilang sa pelikulang Sedi, ang munting prinsipe. Sige na anak, kailangan ko na kasing tapusin ito at malapit na ang deadline. Pero hindi lang sa mundo ng pelikula na mayagpag ang karera ni Jacqueline. Maging ang telebisyon kasi ay pinasok na rin niya. Paano pong nangyari? Bakit pati TV talagang tinanggap na ang isang Jacqueline Jose? Nung umpisa, hindi ako tumatanggap talaga ng soap. Kasi ayoko matawag na TV actress. Pero nung lumaylay ang pelikula, nung bumagsak ang pelikula, kumonti ng kumonti ang gumagawa ng pelikula, napunta na sa TV. So we have to adjust. Magda! Noong 1996, napabilang siya sa soap operang Mula sa Puso, kung saan gumanap siya bilang Magda. Nasisiguro ko. Si Celine ang may kagagawan. Si isang director ko noon ni Direk Wende Ramas. So parang tinatansya mo siya sa umpisa. And then eventually, we became very, very good friends. Kahit na anong klaseng role, gusto niya talagang involved na involved siya. Dahil sa tagumpay ng TV series na Mula sa Puso, isinapelikula rin ito noong 1999. Magda, tama na! Kapal na mukha mo pumunta rito! Rosella. Noong 2003 naman, nakasama niya sina Iza Calzado at ang Argentinian actor na si Segundo Cernadas sa teleseryeng Te Amo. Sa wakas, natagpuan ko na ang sarili kong anak. Mata pa lang, parang nangungusap na hindi na kailangang mag-dialogue. Kumbaga, pag nakita mo yung mata niya, alam mo kung ano yung ibig niyang sabihin. Hindi mo na siya kailangan bigyan ng lines. Underacting, yan daw ang tawag sa estilo ng pag-arte ni Jacqueline Jose. Parang kailan lang, tinuturuan ko si Rosella magbasa. Nakita mo yun, ang husay-husay na. Masaya. Malungkot. Kahit bumabagsak ako, tumatayo pa rin ako. Galit. Tila isa lang daw ang kanyang reaksyon. Kaya naman hindi ko na pinalampas na itanong kay Jacqueline ang tungkol dito. Yung pag sinabing underacting, it doesn't offend you. No, kasi ganun ko naman nakikita yung mga tao eh. Kagabi lang may nakita ko eh. Yung mga nasa evacuation center sa Basilan, tumutulo lang yung luha. Habang sinasabi niya na 3 araw lang hindi kumakain yung anak ko. Ganun. Yeah. Hindi naman sila, 3 araw nang hindi kumakain ang anak ko. gutom na kami. Hindi naman sila ganun eh. They're just telling a story and you can see through their eyes. Nang mauso ang independent filmmaking o indie sa industriya, isa si Jacqueline sa mga paboritong kunin para dito. Tulad na lang ng Masahista noong 2005. Makiutos kang mayap, kinga mo mukha rin. At Service noong 2008 sa direksyon ni Brillante Mendoza. Well, si Jacqueline kasi may gift siya, no? Parang siguro nanggagaling yun sa ano niya, yung pinaghuhugutan niya, yung sa puso niya, yung mga experiences niya. Lumalabas yun sa ano niya, sa pag-arte niya. Nakarating hanggang France ang pelikulang Service nang ipalabas ito sa Cannes Film Festival noong 2008.
collection. Ano ang pinakamatamis na award na natanggap niyo sa tingin niyo? Masarap lahat. Kasi pag inabot sa iyo at dumating ka doon sa stage at kinuha mo, it is the same feeling of recognition, yung na-recognize ka. Sa dinami-rami ng mga karakter na ginampanan ni Jacqueline, tila wala pa rin siyang kakupas-kupas. Kaya naman itong 2013, sa teleseryeng Mundo Mo'y Aking, lumikha na naman siya ng ingay nang bigyang buhay niya ang kontrabidang si Doña Charito Carboner. Ako talaga na-appreciate ko yung acting skills ni Tita Jacqueline. And meron talaga siyang boses na siya lang ang meron nun. Yung pag boses pa lang narinig mo, ay, Jacqueline Jose yun, yung ganon. Stop! Mama! Look! Listen. Choo-choo! This is the time that I've been waiting for. Iho, dapat alam mo na hindi porket anak-anakan ka ni Aida, eh pwede ka nang lumevel. Sa kanyang mahaba at makulay na showbiz career, naranasan na raw ni Jacqueline Jose ang pinakamatamis na tagumpay at mapait na kabiguan. Pero hindi raw akalain ni Jacqueline na may mas malaki pa palang pagsubok na darating sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Noong 2011, nabuntis ng hindi inaasahan ang kanyang unika iha na si Andy. Alam ko na nabuntis siya, hindi lang niya sinasabi. Pero I had a very strong feeling that she is. Yes. And you told her that you knew? I embraced it na lang. Bibigyan ko pa ba siya ng problem? Hands-on nga raw talaga siya pagdating sa pag-aalaga dito. Ako na urgent kasi... Yes! Ay, nice! Kailan tayo nakita? Naku, grabe! Ganyan ba ka-sweet yan lagi sa inyo? Sweet yan. Simple yung... Spoiled sa inyo? I spoiled them. Pero ayoko nung brat. Ang tahanang ito ang isa sa mga unang naipundar ni Jacqueline para sa kanyang mga anak. Kita ko ho yung mga award. Ito na ho ba yun lahat? O may ibang mga maraming nabasag. Meron dyan mga one day old lang. Pasensya na po. Pero sabi, bilang nyo kung ilan ang awards nyo? Ah, hindi eh. Hindi. Parang mga 25. Pwera yung mga maliliit. Yes. Parang gano'n. Major. When... 25 yung major. At dahil nasa dugo ng araw ang pagiging artista, itong si Ellie ay nagsimula na rin sumabak sa modeling. Kasama ang inang si Andy, ay modelo sila ng damit para sa isang malaking shopping mall. Ang bunsong anak naman ni Jacqueline na si Gwen ay grade 6 na ngayon. Minsan strict sa mga bagay sa school, ganun. Pero most of the time, ano naman siya, parang loose lang na mom siya. Okay lang sa kanya kung magkamali ng konti, basta ayusin lang ng mas madaling way. Proud ako sa mom ko kasi yung talent niya sa pag-acting, magaling. Sa kabila ng sunod-sunod niyang mga projects, aminadong masinop daw sa pera si Jacqueline. Paano ho ba mag-ipon ng isang Jacqueline Jose? Dumaan ho ba kayo doon sa naglustay kayo ng pera, nag-enjoy, nag-party, nag-bisyo, yung mga ganyan? Hindi. Para sa sarili ko, hindi. Mm-mm. Hindi ako nag-tour, hindi ako nag... ano, hindi. Hindi ko matiis eh, hindi ko maatim. Oo. Na masaya ako, tapos utak ko naman sa mga bata. Right, right. Kahit na yung ang biyahe ko lang, puro invitation. Negosyo. Are you into any business? Did you get into any business? No eh, kasi natatakot ako eh. I put my money sa real estate talaga. Alright. Kasi feeling ko yung real estate, naguhukay pa lang, nagtatanong na ako. Before Andy pa, ano na? Dahil tumatayong ina at ama sa kanyang mga anak katapong si Ellie, doble kayod pa rin daw hanggang ngayon si Jacqueline. At sa kanyang edad, hindi pa rin kumukupas ang kinang ng kanyang bituin sa dami ng projects at guestings na dumarating sa kanya. Naabutan pa nga siya ng aming team sa isang photoshoot. Ang kapal ng mukha mo. Ako ang amo. Alila ka lang.
Sa sobrang kasikatan ng kanyang karakter na Doña Charito Carbonell sa hit TV series na Mundo Mo'y Akin, tila hindi pa rin nakaka-move on ang mga manonood. Bitbitin mo yung anak mo! Layas! Ngayong darating na Oktubre, lalabas din ang paborito nating Doña sa Vampire Ang Daddy Ko, kasama pa rin si Ryza May at si Bossing Vic Soto. Tila tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng mga biyaya at projects para kay Jacqueline. At isa pa raw sa mga dapat abangan ng kanyang fans, ang paglabas niya sa Torky and My Little Bossing na entry sa Metro Manila Film Festival ngayong Disyembre. Dito, muli raw maghahasik ng lagim si Jacqueline bilang kontrabida. Ang karakter ko sa movie, ang role ko, ay syempre kontrabida. Kapatid ako ni Miss Chris Aquino, bali half-sister ko siya. Kami yung legit. Yung nanay niya yung naanakan. So nagkaroon ako ng scam, bilang salbahe nga ako. At pinapasalo ko sa kanya yung ginawa kong kalokohan. Ilan sa makakasama ng batikang aktres sina Bossing Vic, Chris Aquino, Ryza May Dizon, James Bimby Aquino Yap, Paolo Ballesteros, at Jose Manalo. Nakaka-nervyos. Hindi, kasi para isang Jacqueline Jose, tapos isang pribadong artista o actress na makakasama mo. Marami silang magagaling, pero isa siya ngayon sa naka-eksenak namin dito. Nakakakaba, pero alam mo, may matututunan ka sa kanya. Magaling siyang artista. Obviously, she's very professional. Maaga siyang dumating nung day one namin. At saka, natuwa ako at na-surprise ako kay Jacqueline. Parang sinabi niya sa akin na parang sa bawat simula niya ng bawat bagong proyekto, may kaba pa rin pala siya. Sabi niya, kinakabahan siya. So, pagka kinakabahan, eh, alam mo na to. Sabi niya, ganun daw dapat. Tsaka, mabuti na may konting kaba para siguro makapaghandang mabuti. Ah, meron pa ho ba kayong inaasam-asam bukod sa mga roles? Gusto ko makita ko na settled silang dalawa. Tapos si Andy is responsible enough to take care of her child. Mm-hmm. To stand on what she decided. Mm-hmm. To be firm. Mm-hmm. In her, decision in life. Tingnan mo itong ginawa mo sa akin! Sinaktan na nga ako doon! Sasaktan mo pa ako dito? Mahaba na nga ang listahan ng mga karakter na binigyan buhay ni Jacqueline. Pero sa lahat ng kanyang nagampanan, ang pagiging magulang sa kanyang mga anak at lola sa kanyang apo ang nagbigay raw sa kanya ng pinakamatamis na kaligayahan. At kahit nakaluklok pa rin sa sariling lugar sa showbiz na tanging siya lang ang makapupuno, hindi raw matatapos ang pagpupursige niyang matuto pa sa harap at likod ng kamera. Ano pong aral ng buhay ni Ms. Jacqueline Jose? Huwag tumigil sa kaalaman. Maging aware, mag-ipon sa business na ito, hindi laging tag-araw. Marami rin tag-ulan. Meaning, when you don't have work, dapat tumatakbo ka pa rin. Nakita ko sa kanya na malaki yung pagpapahalaga niya sa karakter na ibinibigay sa kanya. Sinisiguro niya na hindi short-changed yung publiko, yung mga manonood niya. Siguro dapat ganun din tayo, no? Hindi dapat natin i-take for granted kung ano man yung grasyang dumadating sa atin. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Rhea Santos. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating mga puso at isipan. Sama-sama ulit tayo makibahagi sa mga kwentong personal. Dito lang, sa Tunay na Buhay.